Ang evangelism po ay ang pagbabahagi o pangaral at pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. O sa nakasanayang tawag na natin ay mabuting balita. Ito po ay ipinabahagi sa mga taong hindi pa mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo o wala pang masasabing tunay na relasyon sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Napapaloob sa ebanghelyong ito o sa mabuting balitang ito ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang pagkakasala ng sangkatauhan. At ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay at lalong-lalo na ang kanyang nalalapit na pagbabalik dito sa lupa. Ito po ay ipinapangaral ng ilan sa atin, hindi lamang sa bahay panambahan kagaya nito, dahil maaari din po natin itong ibahagi sa ating mga Facebook account o YouTube o sa ating mga paaralan o hindi naman kaya sa ating mga katrabaho o sa ibang lugar hanggat maaari o bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maibahagi ito sa ibang tao. Pwede nga rin po itong one-on-one kung maaari, yung one-on-one evangelism na tinatawag na kung titignan mo ay mas epektibo talaga kung one-on-one evangelism ang gagawin natin. Pero ang Biblia din ay nagbibigay ng warning na bago natin to gawin, kailangan talaga natin humingi ng patnubay o guidance na mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Amen. Dahil hindi natin to kayang gawin sa sarili nating diskarte, kapamaraanan, o talino na nanggagaling sa Biblia. Kailangan talaga pa rin natin ang guidance ng Diyos, ang patnubay ng Diyos, at higit sa lahat, kailangan din naman natin ipanalangin yung mga taong babahagian natin ang salita ng Diyos na buksan ng Diyos ang kanilang pangunawa upang maunawaan nila ang mensahe na gusto nating ibahagi sa kanila. Dahil remember po, hindi po sila mananampalataya. At dahil sa hindi po sila mananampalataya, patay po ang spiritual na relasyon nila sa Diyos at hindi talaga nila mauunawaan kaagad ang mensahe na gusto nating ibahagi sa kanila. Kaya nga kailangan din natin ipanalangin yung mga taong babahagian natin ang salita ng Diyos na buksan ng Diyos ang kanilang pangunawa upang maunawa nila sa tulong ng banal na Espiritu Santo ang mensahe ng Diyos patungkol sa kanyang mabuting balita. At higit po sa lahat, hindi lamang po sa pagbabahagi ng mabuting balita ang kailangan nating ibahagi sa ibang tao. Dahil hindi po nila lubusang mauunawaan kung gaano talaga kabuti ang isang mabuting balita na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga pagkakasala para tayo magkaroon ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Hindi nila ito mauunawaan sa paraang kung hindi natin sasabihin sa kanila, una, yung tinatawag na masamang balita o yung bad news, sabi nga.
hindi nila ma-appreciate, maunawaan ng gusto kung gano'ng kabuti ang mabuting balita na nagmula sa Diyos kung una, hindi nila maunawaang mabuti kung gaano ba talaga kasama ang isang masamang balita. Amen. Amen. So ano ba talaga o ano ang masamang balita na sinasabi dito sa Biblia? Na kailangan malaman muna ng mga taong ipabahagian natin ng mabuting balita. Sa spiritual na aspeto po, ang masamang balita nito ay tayong lahat po ay nagkasala. At nararapat lang po talaga sa atin na tayo ay maparusahan sa apoy ng impyerno nang dahil sa ating mga kasalanan sa isang banal na Diyos at makatarungang Diyos. Tignan po natin saglit ang Romans chapter 3 verse 23. Ang sabi niya po rito sa Romans chapter 3 verse 23. Makipagbukas po kayo sa amin. Saglit lang po. Ang sabi niya po rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Diyan po tayo sa Romans chapter 6 verse 23. Makikita po natin dito ang kabayaran ng ating kasalanan. Ang sabi niya po rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. So, nung ang tao po ay bumagsak sa pagkakasala doon sa Garden of Eden, makikita niyo po yan sa Genesis chapter 3 verses 6 hanggang 7. Nung ang tao ay bumagsak sa pagkakasala dahil sa pag-disobey nila sa utos ng Diyos na huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, apektado na ng kasalanan ang ating pag-iisip, ang ating damdamin at ang ating laman. Kaya nga hindi talaga tayo naghahanap o naghahangad na makalapit sa ating buhay na Diyos. Hindi tayo nagdi-desire na makasama ang Diyos at wala talaga tayong kakayahan para maunawaan ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Dahil dito, ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos ay isang walang taong kapag-apag-asa. Wala tayong kakayahan na mailigtas ang ating sarili sa kaparusahan ng ating mga pagkakasala. Tignan po natin saglit sa Romans chapter 8 verse 7. Chapter 8 verse 7. Ang sabi niya po rito, kaya nga kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ito po yung dahilan kung bakit hindi tayo makalapit o hindi natin magawang mag-desire na hanapin ng Diyos sa mga buhay meron tayo dahil hinahadlangan po ito ng kasalanan na nananalaytay sa buhay meron tayo. At maging ang ating kaisipan ay lumalaban sa kalooban ng Diyos. Isa sa patunay niyan ay
araw-araw nakakaisip po tayo ng masasamang bagay o masasamang gawain. Wala naman sino siguro sa atin dito sa isang araw na hindi tayo makakaisip ng masasama. Tayong lahat ay nakakaisip ng masasamang gawain o masasamang bagay na kung minsan kahit ayaw mo talagang isipin yung isang bagay na yon ay talagang sumasaksak po sa ating kaisipan. Yun po ay resulta ng pagkakasala ng isang tao. Kaya walang makakapagsabi sa atin dito o maging man sa ibang tao na hindi siya kahit kailanman nagkasala. Marahil hindi tayo nagkasala sa ating pananalita o sa ating ginagawa. Nagkakasala naman po tayo sa ating pag-iisip. Kaya nga kapag nagtagal ang ganitong sitwasyon sa buhay meron tayo, ay pagdurusan talaga natin ang kabayaran ng ating mga kasalanan sa apoy ng impyerno. Ito pong pagpaparusang ito ay talaga namang pang walang hanggan at talagang masasabi natin na hindi biro at sobra talagang sakit ang mararamdaman ng isang taong pupunta doon sa apoy ng impyerno. Dito pa nga lang sa lupa, abang nabubuhay tayo, di pa mapaso lang tayo ng konti, sobrang sakit na. How much more po kaya kung ang kabayaran ng ating mga pagkakasala ay pagbayaran o pagdusahan natin sa apoy ng impyerno. At ito po ang masamang balita para sa ating lahat na nagkasala sa isang banal at makatarungang Diyos. Ang ating kalagayan ay iwalay sa harapan ng Diyos o wala tayong relasyon sa Diyos at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at tatamasahin talaga natin o aangin talaga natin ang kapayaran ng ating mga pagkakasala sa apoy ng impyerno pagdating ng araw. Ito yung tinatawag na ikalawang kamatayan sa apoy ng impyerno. Pero ganun pa man, sa kabila ng lahat ng pagkakasala ng tao, mabuti pa rin po ang Diyos dahil sa laki ng pag-ibig niya sa lahat ng tao na nilikha niya dito sa lupa, ipinadala o ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak upang magbayad o siya yung papagbayarin sa kasalanan ginawa po natin dito sa lupa. Sa kabila ng wala talaga siyang kasalanan. At ito po yung tinatawag na good news o mabuting balita tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na manatiling walang pag-asa sa buhay. Bagkus sa laki ng pag-ibig niya sa atin, binigyan niya tayo ng isa pang pag-asa para makapiling natin siya para magkaroon ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala at para mabiyayaan niya tayo ng isang regalo, yun yung buhay na walang hanggan. Amen. Habang ang ating Panginoong Jesucristo, ganito po kasi ang ginawa ng Diyos. Sa John o sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi niya rito, 2 Corinthians 5:21. Ang sabi niya rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay
maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Noong ang ating Panginoong Hesukristo po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, doon ipinataw ng Diyos ang kabayaran ng ating mga pagkakasala sa Kanya. Sa kapila ng wala siyang kasalanan, itinrato o itinuring siya ng Diyos na isang makasalanan para tayo na balang araw o yung mga taong mababahagian natin ang salita ng Diyos na sasampalataya sa Kanya ay ituring ng Diyos na walang kasalanan sa kabila ng tayo ay nagkasala. So, ang ginawa ng Diyos, itinuring niya ang ating Panginoong Hesukristo na isang makasalanan para doon niya singilin yung kabayaran ng ating mga pagkakasala, at tayo naman nasasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi na pagbayarin pa sa kabayaran ng ating mga pagkakasala, pagkos ituring tayo ng Diyos na walang kasalanan sa kabila ng tayo ay nagkasala sa Kanya. Ito po ay hindi po sa pamamagitan ng ating ginagawang mabuti dito sa lupa, pagtulong mayang sa magulang, pagtulong sa kapwa, pagsisimba araw-araw, kundi dahil po yan sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, ang kaligtasan natamo natin sa ating buhay na Diyos ay hindi po natin maaring solohin lamang. Bagkus ay kailangan din po natin itong ibahagi sa ibang tao sapagkat sila man po ay nangangailangan ng kaligtasan at pagpapatawad ng kanilang mga pagkakasala na nagagawa. Amen. Amen. So, narapat lamang talaga na ibahagi natin ito, hindi lang sa simbahan, kundi sa ating mga Facebook account, YouTube, o paaralan, maging man sa trabaho, o kung bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa ibang lugar, ay huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos para ang iba naman ay magkaroon din ng kaligtasan. Sad to say, may mga ilan sa atin na hindi talaga nag-share ng salita ng Diyos, maging sa Facebook o kaya naman sa YouTube. Marahil siguro ay nahihiya ang bawat isa. Pero kung titignan mo, kung makasayaw sa TikTok, hindi nahihiya. Pero pag magbahagi ng salita ng Diyos, ay ikinakahiya. Huwag po nating ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil tulad po natin noon, ay isa rin po tayong walang kapag-apag-asa, walang patutunguhan, at talagang ang buhay natin ay diretso talaga sa apoy ng impyerno. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, may mga tao siyang ipinadala o isingan sa atin para mabahagian tayo ng salita ng Diyos at maging aware po tayo sa kasalanan nagagawa natin. Ulitin ko po, hindi lamang po ang pagbabahagi ng mabuting balita ang kailangan natin ibahagi sa ibang tao, kundi pati na rin ang pagbabahagi ng masamang balita. Ang masamang balita ay tayong lahat ay nagkasala at nararapat lamang sa atin ang maparusahan sa apoy ng impyerno. Ang mabuting balita naman ay nang dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinadala niya po ang kanyang buktong na anak upang siya po ang magbayad sa mga pagkakasala na tayo mismo ang may gawa. Ito po ay pagpapatunay kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Na tayo naman ay magkaroon din ng napakalaking pag-ibig para sa mga taong nangangailangan din ng pagliligtas. Kagaya natin noon na iniligtas din ng Diyos sa ganitong klaseng buhay o pagkaalipin sa pagkakasala. Amen. At
Kung sakali man na magbabahagi tayo ng salita ng Diyos, huwag po tayo kaagad ma-discourage kung yung tao ay hindi kaagad tumanggap. May mga tao talaga na mahirap nilang maunawaan at mahirap nilang bitawan ang present na buhay nila ngayon dahil na yun talaga yung nakasanayan nila. Pero dahil sa tulong ng Diyos, sa habag ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, ay mababago at mababago din po ang taong ito. Huwag lang po natin siyang sukuan na ipahayag ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. At lalong-lalo na idalangin o isama po natin sila sa araw-araw nating pananalangin. Sapagkat malaki po ang nagagawa ng panalangin sa buhay ng isang taong gusto nating mabago, gusto nating maligtas, at gusto nating makasama sa gawang paglilingkod sa Diyos habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Again, huwag po nating suluhin ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ibahagi po natin ito sa iba upang kamtan din ng iba ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, at ang pagbibigay ng Diyos ng buhay na walang hanggang sa bawat taong sasampalataya sa kanyang bugtong na anak. Amen. Amen. So, once again po, inihiling ko po sa bawat isa na tumayo at tapusin po natin ito sa pamamagitan ng pananalangin.